nandito na naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre, kasama pa rin namin kayo upang talakay ng mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Ayan, so muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa climate justice during 29th APEC Economic Leaders Meeting na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ayon sa Pangulo, our economy's responses are vital sa mga kasalukuyang crisis na nakakaapekto sa ating planeta at syempre sa mga susunod pang henerasyon. That is right, Tricia. Kaya naman hinimok ni Pangulong Marcos ang kanyang mga kapwa leader na magtulong-tulong sa pagbuo ng economic at social stability na naaayon sa APEC Putrajaya Vision 2040. That seeks an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community. Nangako rin ng Pangulo na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ng pagpuprotekta ng kalikasan at siniguro na ang mga bilateral at multilateral environmental agreements ay ipinatupad na. Actually, itong APEC ay isang forum kung saan nakakapag-incubate ng ideas at innovation ng ating mga world leaders, di ba? Mm-hmm. Ito nga ay sinasabing tawag dito, declaration ng mga solusyon na pwedeng gawin ng ating mga leaders sa mga problemang kinakaharap ng iba't ibang bansa. Parang it's more of a forum for best proven practices din ng bawat isang bansa. And siguro it's also a way for them to reconvene. Paano nga ba yung kanya-kanyang problema nagiging common sa buong Asia-Pacific region. Siguro, Gina and Gab, ang maganda dun sa nakita natin, I think it was already published sa APEC site, no? Kung ano nga ba yung parang main thrusts ng 2040 vision na ito. And if I were to say something, it was very centered on trade and investment. Maraming beses iniulit doon sa loob ng site yung market-driven. That's right. Mm-hmm. Kasi para lang din sa kaalaman ng schoolmates, no, post-pandemic, yung isang business model na ipinakita doon sa APEC summit na to, or sa Bangkok, Thailand, was on post-pandemic business strategy. Mm-hmm. Which is yung biocircular green economy daw. So, big term siya, pero basically what they want to do daw is to enhance and flourish business post-pandemic, pero more on environmental awareness. Yeah. More on making it a circular economy na waste reduction, pero highly growing pa rin for different businesses. So, nakikita mo dito na for them, importante pa rin how it's growing the different business in different countries. Pero hindi sana maging sidetrack lang, no? Tama. Na maging parang CSR levels yung environmental impact dapat ng mga leaders, no? Or yung mga business ideas na pinapresent nila. Pero ano lang yon? Sa akin lang, guys, para napansin ko lang dun sa site nila. I'm not sure how our schoolmates might react sa mga mga experts na nakabasa. Gina, I think kanina may may mga discussions tayo on this one. Yes. Actually, siguro kasi may mga existing naman na yung katulad nung nabanggit mo na kanina, na corporate social responsibility sa mga big companies, sa mga other stakeholders regarding dun sa pagpapakita nila ng concern sa ating environment. Though the main issue here is paano natin mas mahihikayat yung iba to level up the corporate social or the type of CSR that they're doing for our country. Plus also, very relevant siya, no? Kasi, di ba, APEC niya. So, nabanggit nyo kanina na parang paano nagkakapare-pareho yung isang problema sa isang sa multiple countries, di ba? Sa iba't ibang uri ng countries. Siguro main factor ay yung syempre yung geography plus yung pagkakalapit-lapit ng places sa isa't isa. And also syempre yung nationwide na parang pag na-neglect sa environment which causes a lot of
implications, hindi lamang sa health natin, di ba, nung pandemic, right, di ba? Right. And also, maging ano na din, sa tinitira nating place or sa ecosystem where we live in. So, yun yung schoolmates, no? Lahat ng pinagdadaanan natin ngayon sa usapin ng ekonomiya, inflation, food shortage, supply chain, lahat yan itatakel dito sa APEC. At isa sa mga nagustuhan ko doon, no? Ay, isa na-tackle. Na-tackle pala. Sorry. So, ito ah, isa sa mga nagustuhan ko doon na resulta ng mga bilateral meetings ay yung pagpupulong ni President Marcos at ng Saudi Arabia, kung saan mababayaran na po schoolmates yung mga hindi yung mga utang na hindi pa na ibibigay sa ating mga claimants sa OFW, yung mga employers nila na na-bankrupt dahil sa pandemic. So, isa yan sa resulta ng mga meetings dito sa APEC. At yun nga, yung isang bagay na hindi natin may iwasan, nabanggit na ni Trisha at ni Gina, yung climate change. Yes. Hindi lang siya problema ng ating bansa, pero ng buong mundo. Imagine, 500 billion na ang nawawala sa Pilipinas this past few years dahil sa iba't ibang kalamidad. So dahil sa APEC, mapag-uusapan ng ecological justice. Correct. Trisha, Gina, yung maayos na management ng ating mga forests, yung just transition ng ating mga makina, ng ating mga sasakyan, at syempre yung climate action. Ito yung mga greenhouse gas emission. Zero waste ng mga fossil industry. So, I think it's a bigger threat eh. Itong climate change kesa sa pandemic, sa ekonomiya, di ba? Dahil itong ating mundo ay isa lamang. Yes. And sabi nga, as they refer it in APEC, kailangan ng ASEAN unity. Correct. And without urgent measures, schoolmates, our ability to live a sustainable life with or without the pandemic, the economy is compromised. Correct. At syempre, dun sa APEC Summit din, ang naging main tackle nila, main enabler, ika nga daw, schoolmates, para daw mangyari itong mga visions natin na to, is innovation and digitalization, which is talagang kitang-kita natin, even pre or post-pandemic, na talagang mas napa-agile nga, di ba? Napabilis nga daw yung digitalization ng mundo. So, sana yun yung maging focus din natin. And let's not forget, kailangan sustainable and inclusive growth. Right. Kasi sa mga sa trade and investments, di ba, schoolmates, kailangan win-win situations tayo. Not only for the government, not only for the private sector, pero dapat yung mga mamamayan na nasasakupan ng mga bansang ito or ng buong rehiyon ay dumalago. Tama. In an inclusive manner. At kasama dito yung human resource development sa iba't ibang lugar, iba't ibang rehiyon. Kailangan pagtuunan din ito ng pansin. And syempre, i-equip natin yung mga ano natin, yung mga schoolmates, yung mga mamamayan natin na maging akma yung skills nila sa innovation at digitalization para makatulong din sila sa environmental awareness at pagbigay solusyon sa climate crisis natin ngayon. Yan. At marami pa tayo, guys, tatalakayin tungkol sa usapin na yan. Kaya kapit lang kayo dahil magbabalik pa ang Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates! Speaking of our nature pa rin, no, Trisha and Gab, mayroong isang grupo na nabuo dahil sa kanilang layuning maprotektahan ang kalikasan at ipromote ang local tourism sa kanilang lugar. Ating kilalanin ang Aklan Trekkers na tampok sa ating bida, kabataan. Isang guro, mountaineer, humanitarian volunteer at co-founder ng isang environmental conservation organization ang maswerteng nakilala natin, mga ka-schoolmates. Makakalikasang pagbati po sa lahat. Ako po si Richel Kahilig. Co-founder po ako ng Aklan Trekkers. Aklan Trekkers was founded in 2017. It is a volunteer-based outdoor organization that advocates responsible mountaineering, environmental conservation, and promotion of sustainable community tourism. Taong 2017, nang mabuo ang Aklan Trekkers dahil sa isang outdoor gathering kung saan nagtagpo ang kanilang mga ideya at advokasya. Simula noon, hindi na tumigil ang Aklan Trekkers na gumawa ng maraming proyekto para iligtas ang ating kalikasan. Hindi po talaga nawawala sa amin ang year-round na tree planting and tree growing activities. We also have regular mountain cleanups and beach cleanups
or coastal cleanups. We also have Tuklas Aklan. We do exploratory hike in indigenous communities or in protected areas. We make sure na we are being culturally sensitive, we are being responsible. So we get to, let's say, explore and discover the ecotourism potentials and pathways of the certain remote community. Bukod sa napakaraming programa para matulungan ang ating kalikasan, may mga outreach mission din ng Aklan Trekkers kung saan hindi nila alintana ang matinding hirap. Mapuntahan lang ang mga geographically isolated, disadvantaged, and conflict-affected areas. Ginamit ng Aklan Trekkers ang kanilang lakas sa pagiging mountaineers upang matulungan ang mga last mile schools na hindi na halos naaabot kahit ng LGU dahil sa sobrang layo ng mga ito. Sa kabila ng pandemya, hindi natitinag ang Aklan Trekkers sa kanilang mga misyon at programa. We are now focusing on our data gathering activity. Now we are working on our Media Blitz campaign for our study on climate change. So we're looking at the indigenous knowledge systems and practices of community near my place. Siyempre, hindi nakakalimutan ng grupo na tulungan ang number one tourist destination ng bansa, Boracay. So yung naging talagang main concern namin na inactionan namin nung nag-rise talaga ang cases ng suicide sa Boracay. So because of that, we had the birth of Hike September. It was Hike for Suicide Prevention and for Mental Health. So buong month kami na nag-fundraise, and we also hike for awareness for suicide prevention and mental health. Bilang leader, ibinahagi ni Rich sa atin mga ka-schoolmates na pusong may magandang intensyon ang tunay na susi sa pagtulong. You know, in volunteerism, all you need to have is, of course, first, it must be an authentic feelings inside you or calling na you want to do it, you want to dedicate part of your time, part of your energy for humanity and for the environment. Kasi nga, it always takes two to tango. It really has to be giving ecological justice and at the same time, social justice. Mensahe ni Rich, tayo din mismo mga ka-schoolmates ay kayang makatulong sa iba basta tayo ay iisip ng ating sariling paraan. My message for the youth na who find their purpose or happiness in reaching out to others, be it in any form. It can be talking to another person because you feel na that person needs someone to listen to him or her, or be it for the environment, be it for the rivers, the whatever that you think you are being helpful, go for it. Okay yun, Gavin Tresha. So bigyan ko lang kayo ng saglit lang na introduction or pagpapakilala about dun sa Aklan Trekkers. Kasi yung iba, they would take it as a literal na meaning ng trekkers lang talaga, na parang involved lang ay mountaineering. So it's a volunteer-based outdoor organization sa Aklan na nag-advocate for responsible mountaineering, ayan, environmental conservation, and of course, sustainable ecotourism. So along dun sa mga social entrepreneurship, alternative livelihood. Kasi nga sabi nga kanina sa APEC, yung goal nga ay parang i-market, di ba? Magkaroon ng mga bagong businesses, di ba? And also, the group is also active in reaching out sa ating mga indigenous people, so mga local communities, in order to magbigay ng outreach missions and also to empower them, and of course, makapag-immerse sila dun sa community na yun. It also gives value sa mga indigenous knowledge systems and practices sa IKSPs, di ba? Which enables us na parang maging exposed sa mga gantong issue na kinakaharap ng ating mga indigenous people. Kasi believe it or not, di ba, halimbawa,
let's imagine itong climate crisis na nangyayari sa atin. Sino ang mainly affected nito? Tayo bang mga nasa syudad? IPs. Diba, mga IPs, kasi sila mismo yung kasama ng nature, diba? Ng mga kagubatan natin, ng mga bundok, and on all of our flora and fauna, diba? And of course, ano pa ba? Meron silang campaign eh. Ang tawag ay Kinaiya It Kailayahan. So it means na parang it aims na yung role ng mga IKSPs natin ng mga nabaoy noon sa Malay Aklan ay ma-develop in developing local climate change resiliency. So paano parang diba trigger word ata na sa atin yung word na resiliency. Oo. Segue lang tayo guys kasi parang lagi nating sinasabi na bilang Philippines sanay na tayo sa bagyo. Exactly. Sanay na tayo sa baha. Sanay na tayo sa mga lindol, di ba? Parang it's always just resiliency. Parang sana dun sa initiatives kagaya ng Aklan Trekkers, no? At marami pang non-profit organizations. Yung mga initiatives nila would be more proactive. Parang educating din yung mga kabataan, yung mga local communities. How can they manage na ma-prevent yung pagkasira ng mga kabuhayan nila? Lalo na kapag, di mo naman yan ma-predict, di ba? Di mo ma-predict. Pero anong gagawin mo in the case that it does happen? Yeah. Siguro, maganda din, Gina and Gab, na isang angulo din natin tignan, yung sustainability ng mga non-profit organizations. Mm-hmm. Dahil nga hindi sila kumikita, para silang volunteer groups, volunteer forest rangers nga yung term natin kanina, Gina, no? Para sana magkaroon ng government support din para sa mga non-profit organizations to really air out their advocacies and not only air out, but also to keep their initiatives going. Kasi parang nagiging passion project siya, pero hindi na siya nasusustain in the long run. So sana parang yun yung gawin nating new model. Suporta, no? Suporta ng mga, lalo na, we are all aiming din naman for same goal. Correct. Pero ang galing, ang saya ng ginagawa ng Aklan Trekkers, hobby lang nila, passion nilang mamundok, pero at the same time, makabuluhan. Nakakatulong sa IPs, sa environment, sa tourism. Sa tourism. At the same time, inspirasyon sa mga kabataan, no, na yung ating mga hobbies, yung passion natin, ay pwede palang makatulong din sa may ibang purpose tao. Behind. Hindi lang for the sake na para makapag-travel ka, makapag-unwind, diba? Galing ng Aklan Trekkers. Kaya naman, schoolmates, abangan ang aming susunod na talakayan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Sa kasalukuyan, madalang na lamang tayong makakita ng mga nature park sa lungsod sa bansa, tulad ng Maynila. Instead of trees, madalas ay matataas ng mga gusali na lamang ang ating nakikita. Kaya naman, samahan nyo kaming pasyalan ang tinaguriang Manila's Last Lung sa ating schoolmates field trip. Hi, schoolmates! Looking for a place where you can relax and get close to nature without even leaving the metro? We got you covered, schoolmates! Kaya naman ngayong araw, samahan niyo ko sa tinaguriang Manila's Last Lung, ang Arroceros Forest Park. Ako po si Gina Donato at samahan niyo kong matuto at mamasyal dito lamang sa Schoolmates Field Trip! Ang Arroceros Forest Park ay matatagpuan sa Antonio Villegas Street na dating Calle Arroceros sa lungsod ng Maynila. Na-establish ito noong taong 1993 sa pamumuno ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng Winner Foundation. Ito ay may lawak na 2 hektarya at tahanan ng mahigit 60 uri ng puno. Makikita rin natin dito ang mahigit 8,000 ornamental shrubs at 10 iba't ibang uri ng migratory birds. At ngayong araw, schoolmates, makakasama naman natin si Engineer Gedeon Navarro, ang OIC ng Arroceros Forest Park. Ikwento nyo naman po kung ano yung naging kasaysayan ng Arroceros Forest Park at kung ano-ano po yung mga naging sentro ng aktibidad dito sa Forest Park mo na ito noong panahon ng Kastila. Actually, nung panahon ng Kastila, nung early Spanish era, in mid-1600, yung Arroceros at tawag dito is Parian or Parian. Ang ibig sabihin nito, ang mga Chinese trading settlement ay narito, kumbaga marketplace siya, trading settlement sa mga Chinese merchant. So yung Spanish colony, binigyan siya ng authority para
mag-trade dito. Basically, ano, parang dito po nangyari yung mga barter, ganun. Tapos, and around 1700s, na nagkaroon din ng tobacco factory dito, which is nasulat din ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere. Nang si Crisostomo Ibarra is naamoy niya yung amoy ng tobacco around dito sa Pasig River. And after, nung late 1800s naman po, itong Arroceros Forest Park ay naging military establishment. Sa bisa ng City Ordinance No. 8607, signed by former Mayor Isko Moreno Domagoso, idineklara ang Arroceros Urban Forest Park bilang isang permanenteng forest park sa Maynila. At Pebrero ng kasalukuyang taon ay muli itong binuksan sa publiko matapos sumailalim sa redevelopment at expansion. Gaano po kaya kahalaga yung pagkakaroon ng ganitong forest park sa ating lipunan, sa ating society? Mahalaga yung forest park na to sa gitna ng modern times or highly urban city na katulad ng Maynila. Meron tayong tinatawag na mahihingahan ng malinis na hangin, katulad ng forest park na to, nagpo-provide sa atin ng malinis na hangin. Pag meron tayong malinis na hangin, magkakaroon tayo ng healthy mind, healthy body, healthy well-being. Actually, isa din sa mga maitutulong ng forest park na katulad nito, tuwing tag-ulan. So pag malakas ang tag-ulan, sila yung sumisip-sip ng mga tubig ulan na naiipon. And then, nagpo-provide din siya ng habitat sa ating mga wildlife animals. Kaakibat nga ng pagbuhay ng nag-iisang forest park sa siyudad ng Maynila ay layunin na mapanatili ang kalinisan, kaayusan, at ang responsableng pagbisita rito. So engineer, bukod po sa koi pond na nakikita natin ngayon sa ating left side, ano naman po itong mga pictures na nandito po sa right side ng ating koi pond? Dito sa ating exhibit area, marami tayong makikita dito tulad ng history ng Arroceros. Narito rin yung mga puno, bird species na makikita natin sa loob ng Arroceros. Nandito rin yung mga information about Arroceros Forest Park, pati yung kung ano yung ibig sabihin ng forest. Ano po kaya yung mga activities na pwede nilang magawa dito bukod sa sightseeing, ganun po? Pwede silang mag-photoshoot dito, magre-request lang sila sa aming opisina. And then, pwede rin silang mag-jogging dito around sa Arroceros Forest Park. Magkaroon sila ng mga meeting na hindi masyadong maingay or makadisturb sa ating mga hayop. Nag-wonder ako, engineer, kung ano yung mga measures, ano yung mga activities na ginagawa ng inyong management para mapangalagaan, ma-preserve, ma-conserve, and ma-protect po itong forest park natin na ito sa loob ng Kamaynilaan. So under Parks Development Office, meron tayong shifting. So umaga at hapon, morning and afternoon shift. Andiyan yung mga tao natin na inaalagaan ng ating mga halaman, mga puno. So yung mga nakikita natin mga tuyong dahon dyan, para ma-minimize natin ang mga kalat talaga, hinahayaan lang natin mahulog sa gilid ng mga lupa natin para maging fertile ang ating mga lupa as well as ma-preserve yung moisture sa mga halaman. Kasi kailangan ng mga puno, ng mga halaman, ng mga malamig na klima katulad nito. Marami ring pagsubok ang hinarap ng Arroceros Park lalo na sa mga nakaambang pagsira sa maliit na paraiso na ito na tanging yaman ng syudad. Pero lahat ng ito ay nalampasan ng parke dahil na rin sa pagbabayanihan ng lahat. Sana ay patuloy natin itong mapangalagaan at maipasa sa mga susunod pang henerasyon. Sana kung mapapasyal tayo sa Kamaynilaan, pwede nating bisitahin itong Arroceros Forest Park. I-share natin sa ating mga kakilala, kaibigan, sa ating mga pamilya. Kung sino yung mga gustong mawala yung kanyang stress, makalanghap ng sariwang hangin, pwedeng-pwede kayong pumunta rito. Welcome po ang bawat isa at libre po ang entrance fee dito. Schoolmates,
tila napuno na naman tayo ng kaalaman at nag-enjoy sa ating pamamasyal ngayong araw dito lamang sa Arroceros Forest Park. Tila ako'y nag-enjoy at na-relax at na-distress dahil sa angking kagandahan at katahimikan ng lugar na ito. Kaya naman, this has been your host, Gina Donato, ang inyong schoolmates at kita-kits tayo sa susunod na Schoolmates Field Trip! Ganda! Ang ganda dito sa Arroceros. Nakahinga ka ba? Hindi pa nga eh. Pero ako gustong gusto ko dahil sobra akong deprived sa mga green spaces. Correct. Kagaya ng Arroceros. Bihira mo siyang makita eh, no? So sana no, ma-encourage pa. Hindi lang yung Manila, pero lahat ng LGUs na sa gitna ng urban jungle, magtayo pa tayo ng green spaces. Exactly. Para safe space sa mga estudyante, sa ating mga schoolmates. And at the same time, malaking tulong sa environment. Imagine itong Arroceros Forest Park, 3 tons ng dumi sa hangin ang naaabsorb niyan. Mm-hmm. So, exactly. Malaking tulong sa atin, pati na rin sa ating kapaligiran. Yun nga, isa sa mga main attractions and main reasons as to why pinupuntan siya ng tao. Yung iba, for relaxation. Mm-hmm. Yung iba naman, doon nagpo-photoshoot. Plus, it was considered as a permanent forest. Na talaga sa Maynila. So for a lifetime na siyang permanent forest. So hindi siya ma-exploit kasi since 1600s andun na 'yun eh. So imagine hindi siya nadamay sa digmaan ng mga Kastila noon. Kasi actually, 'di ba, katabi noon ay river. Right. So the Arroceros Park Forest Park itself before it was considered as a forest park. Iyon ay exchange area, trade center siya ng mga Chinese. Mm. So doon nangyayari yung mga kalakalan before, yung mga barter and everything. Nice. So madaming pinagdaanan yung forest park through the years. And also parang ang dami ding ano doon eh, mga bird species mm-hmm. na endemic lang doon. Galing, and also mga uri ng puno. Mm-hmm. And bawal din yung mga activities that could distract the species living inside the forest. So talagang nakaka-relax sa feeling. Nice. Tsaka parang siyang may piece of history na rin. Diba? Exactly. So talagang important na maprotektahan yung mga ganong spaces. Mm-hmm. Kumbaga parang urbanized environmental spaces. Yeah, diba? Yun yeah. Yung ano po, yung point natin doon is sana mas magkaroon ng maraming fortresses na ganun. Exactly. Sa iba't ibang lugar. Kasi parang mas nabibigyan natin ng value yung mga matataas na gusali versus sa mga ganong spaces na mas kailangan ngayon. Right. For ano ba? For your mental health? Oh, yeah. Or for your health? Overall mm-hmm. health, no? Nakakompromise eh. Correct. At saka sana parang escapade siya na libre. Diba? Exactly. It's free. Oh, yeah. Oh. So, parang sana maging proactive tayo sa mga ganon na uri ng initiatives. Dahil pinag-uusapan natin yung initiatives kanina, it's not just people but places also that we need to make more inside different cities. Yeah. And I think it's a good call also sa mga future leaders din natin, no? Lalo na ng mga past episodes, pinag-uusapan natin ng mga election. Ito yung mga maging projects natin. Ito yung gawin natin na way for us to give back to the people. Give them spaces to breathe, di ba? Yeah. Manila's last long. Nabanggit ni Gina kanina na permanent forest siya, di ba? So, siguro yung mga forest parks, yung mga places na merong biodiversity, yung mga lugar na merong historical at cultural value, mas bigyan natin ng importansya yung preservation. And conservation. Conservation over beautification. Yeah. Diba? Kasi baka mawala na yung value nito eh, kung babaguhin natin kung maganda naman na, halimbawa, konting ayos lang naman, mas i-preserve natin, i-conserve natin, kesa i-beautify natin na magbabago lang yung flavor, diba? Binutify siya in terms of nilagyan ng mga walkway, eh, ng mga ilaw, na kahit at night, pwede silang makapunta. And speaking of Manila's last long, itong Arroceros Forest Park, ang nag-iisang nagfe-filter ng air sa Lawton and other Manila areas. Yeah. Diba? So, talagang it's very, ano no, it's very helpful sa ating, ano, the air we breathe sa Kamaynilaan, especially ang dami ng sa pollution na nangyayari sa mga vehicle emissions and also the factories emerging in the city. Oh, so yun, nabanggit mo kanina, feel ko mas marami pa tayong forest parks na magagawa through public-private partnership. Yeah, so syempre, hindi naman po kaya ng mga LGUs o ng ating pamahalaan na pondohan yan, di ba? Pero ang siguro, ang role ng ating government ay mag-guide at matulungan yung ating mga stakeholders para magawa ito ng maayos, yung pag-promote ng clean air, yung pag-augment ng timber na kinakailangan ng ating bansa,
And to mitigate yung pinag-uusapan natin mula pa kanina sa APEC, no, yung adverse effects nitong climate change. At sana bukod dun sa mga economic policies na yan and environmental policies na gagawin natin, not only in highly urbanized areas, kagaya ng, ano, no, ng Manila, sana gawin natin siyang sustainable in a sense na mula sa ideation hanggang execution, may follow through. Uh-huh. Kasi maaaring pinoprotektahan natin siya, gagawin natin siya ngayon, pero hindi na natin siya lilinisin. True. Pa. True. Dapat hindi natin, linear. Oo. So dapat ano, consistent ang commitment. Ano na? Yeah. Consistency. Commitment talaga. Correct is key. Kaya naman, with that, sa bad usapin, sa bad issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka!